So what is up sa inyong lahat mga bro, welcome back to another video na naman na kung saan bigyan nga natin ng linaw itong parte ni Coach Jody Vance sa Barangay Hinebra ngayon at sa darating na Southeast Asian Games. At pag-usapan na rin natin itong lagay ngayon ni Jeff Chan bilang parte ng Barangay Hinebra at tungkol na rin sa balibalitang nasa trading block ito. Tarang at laruin natin ang lahat ng yan. Pero bago nga lahat ay huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. So kagabi nga mga bro, naganap ang laban ng magka-sister team na San Miguel Beermen at Barangay Hinebra na kung saan papasok nga itong topic natin ngayon na si Jeff Chan at si Jody Vance. Marami nga nakapansin dito sa bench ng Barangay Hinebra kagabi dahil may isang player nga mga bro ang nakasuot ng signature uniform ni Coach Tim Cone at ito nga po ay si Jody Vance. Matatandaan nga na kamakailan lang ay isa si Jody Vance na pinangalanan bilang tatayong isa sa mga coaching staff na pinili ni Coach Tim Cone para sa Southeast Asian Games. Lahat nga ay nagulat hindi lang mga fans at mga PBA players kundi pati na rin itong mismong si JVB dahil sa dinami-dami nga ng available na pwedeng maging parte ng coaching staff ng Gilas Pilipinas para sa Southeast Asian Games ay isa ito sa napili ni Coach Tim Cone. May mga fans nga na nakaintindi sa ginawa ni Coach Tim Cone, ngunit meron din namang minasama ang galaw na ito at sinabing naging palakasan na nga lang daw ang sistema sa Pilipinas. Ngunit kung isa ka nga sa nakasubaybay ng karir ni Coach Tim Cone at ni Jody Vance dito sa PBA, ay talagang masasabi mong isa ito sa mga best tandem ng isang coach at ng isang basketball player dito sa PBA. Nagsimula magsama ito sa team ng Alaska Aces noong 2008 at nang lumipat si Coach Tim Cone sa Bimeg Llamados na ngayon nga ay Magnolia Hatch at Mambansang Manok ay isinama niya itong si Jody Vance. Doon nga ay nagbunga ang magandang tambalan ng dalawa kaya mabilis nilang naidala ang sistema ni Coach Tim Cone na triangle offense kaya naman isang history na rin ang kanilang nagawa sa PBA dahil sa Grand Slam title na nakuha nila sa prangkisa ng Bimeg Llamados to Star Hotshot. At nang malipat muli itong si Coach Tim Cone sa Barangay Hinebra ay sinama niyang muli itong si Jody Vance na naging isang malaking parte na rin ng sistema ni Coach Tim Cone bilang main man ng triangle offense. Sa paglipat na yon ay nakatatlong kampyonato na rin itong dalawa sa team ng Barangay Hinebra. Kaya naman talagang masasabi mo nga na kung si Coach Tim Cone ang most winningest coach sa PBA ay kakibat naman niya itong kanyang maituturing na partner na si Jody Vance. At kung ano man ang nakuhang parangal ni Coach Tim Cone simula 2008 ay siya ring nakuha ni Jody Vance. Kaya kung alam mo nga ito mga bro, hindi ka na magugulat sa ginawang galaw ni Coach Tim Cone para sa Southeast Asian Games dahil sa salitang triangle offense nga ay nakadikit na ang pangalang Jody Vance. Kaya naman kagabi nga mga bro, sa laban ng Barangay Hinebra at San Miguel Beermen ay inumpisahan na nga nito ang pagiging assistant coach dahil na rin sa ito'y nagpapagaling pa para sa kanyang natamong injury at hindi pa nga pwedeng maglaro as a player. Di na rin ako magtataka balang araw mga bro na maging isang head coach itong si Jody Vance bilang tagapagmana ng sistema ni Coach Tim Cone. At mapunta naman tayo dito sa Negro Sniper na si Jeffrey Alan Chan na kung saan sa laban pa rin ng Barangay Hinebra kagabi ay nagpakitang gilas itong muli sa pamamagitan ng kanyang outside shooting. Isa si Jeff Chan sa malaking parte ng pagkapanalo ng Barangay Hinebra kagabi na umiscore ng 15 points kabilang itong 3 out of 4 from the 3-point range. Kamakailan lang ay nabalita ito na isa sa mga nasa trading block para sa Barangay Hinebra bilang isa sa magiging kapalit ni Gio Halalon, ngunit kagabi nga ay pinatunayan itong maibubuga pa talaga itong The Negro Sniper. Kaya naman talagang mapapaisip dito ang management na Barangay Hinebra or itong si Coach Tim Cone kung talagang isasama pa ito or maaaring iba na lang ang ibigay kung sakaling matuloy ang trade. Sa inyong palagay mga bro, dapat pa bang i-trade si Jeff Chan? At sangayon ba kayo na balang araw ay magiging isang head coach itong si Jody Vance? Comment your opinion mga bro. This is Sports TV.